pick off potential nila because of the Kaya and the Hylos. And medyo highlight din natin dito. Now, let's go for a quick team rundown. Bren Esports on the blue side. Si Haze, ang ating Kaya. Coco on the Leomord. Yuji on the Harley. Now, isa sa mga signature heroes. Rebo on the Kagura and Pain sa kanyang Hylos. On the side of Aether main, it's Crypt on that Akite. EJ on that Grok. Changu as the Hellcurt. Kenji as a Cho and LeBron as that Selena. At shoutout daw mga kaibigan kay Shoot Zane on LeBranco. Pati daw kay Dexy Diaz. Shoutout daw natin kay si Manjin. Shoutout daw natin si Manjin at si Madam For no Dexy. Reason at all. Naisip lang namin si Manjin. Pero si Lodi Schultz, alam mo, feeling ko, Tawagin natin siyang informant. Madaming alam. Si boss, yan ang mukhang siya na yung bossing natin eh. Bagong bossing natin yan. So shoutout sa'yo, parang tol. Pero ito mga kaibigan, medyo nagkaroon tayo ng onting skirmish dito. And Pain just hitting EJ with that axe. Pinapalakol sa mukha. Leomord dito mga kaibigan, mahuhuli nila. And Selena gets his first kill of the game. Yeah. And that is a very early kill then para sa Aether main. Well, comparably dun sa mga previous matches natin. And look at this, crab overtake. Feeling ko, mag-isip na tayo ng mga terms na mga ganun eh. Parang how important it is to get the, yun nga, crab overtake. Kasi bukod sa nakakuha ka ng magandang XP and gold from it, yung factor na tinatagal mo siya sa kalaban mo yung importante. Pero si EJ, naku po, siya na yung unang mapapatay dito ng Bren Esports. Like we said, skirmish type of composition mula sa Bren. Pero dito mga kaibigan, Selena, on the top lane mga kaibigan, eh, nandun lang siya, pero Coco dito will actually switch lanes. This is the first time I've seen Bren adjust. This is interesting. Wow. Interesting nga naman. Kasi, normally, Bren, yung mga supers yung umigot, pero mamaya nalang hinatak naman dito si Crypt. But there's the ultimate mula doon sa Hellcurt. Tatalo nandito si Ribo, at si Ribo na kayong papatumba. Aether main with a good takedown. Yes! Grabe. Hindi na Chow yung nilalaro mo dito. Chow, hindi ka ganun kakunat. So, kailangan mo mag-ingat-ingat ang konti. Dashout. May dashout pa nga pa rin naman. Pero hindi ka naman ganun ka, Hindi ka naman ganun ka, sabihin natin, kakunat. In terms of hero choice. Pero dito, Aether main, just picking up steam, mga kaibigan. And, talagang desidido silang talunin dito yung Bren. ML na ML ang mga kuya mo. ML na ML talaga. Kasi kung isipin mo, parang Wolf, yung Aether Valkyrie dati, always lived in the shadows of Aether main. That's right. Ngayon, papatunayan Aether main, wala na kami sa shadow nyo. Wala na kami sa likod nyo. Nasa malakas harapan na kami. Nyo na kami. Papatunayan namin kami yun. Kami nga pala yung sinayang nyo. Anyways, Bren Esports still pretty much in the game. Hindi pa natin, yes, Aether main are picking up steam, yes. Pero yung Bren Esports, definitely nandito pa rin sila sa ating naro. Hindi pa clear. Alam mo, Aether main is pretty early in the game right now. Hindi pa tayo nakakita ng full-on team fight, and I do think that Bren Esports has the better team fight. Pero ang ganda! Napakagandang initiation dito, Coco. Buti na lang napakakuna niya, as well as Haze. It will be safe under the tower. And this is much better! Yun na nga, Glorious Pathway. Napakagandang pagkakalatag doon. Kaya Butters, huling-huli si EJ. Alam mo si EJ doon, men. Sabi niya, sige, wala na to. Naglorious pathway na eh. Glorious pathway. Bahala kayo dyan. mukhang Kuya Butters, kabayo meta yata yung... Yoka ba meta. Mula dito sa Bren Esports, nakita natin kung paano nag-survive dito si Coco with the Leomord. And you also have this counter from Pain. So, ang idea dito ni Pain is, magsistay siya, if you see yung general area kung saan siya nagsistay, kung saan makakapag-respo agad siya nun sa mga fights. Katulad nun, medyo nasa gitna siya, di ba? Ipahigating ko siya dun sa jungle. Nakaka-respond siya dun sa baba, nakaka-respond siya dun sa task because of the fact na meron nga naman siya nung Glorious Pathway to get into the fray every time na makakita siya ng mga laban niya, first team. Actually, ngayon ko na napansin, tama ka pala, no? Yoka ba meta pala talaga tayo ngayon? Yoka ba meta nga talaga. Uy, pero ito ang isang Yoka ba, mga kaibigan, ito na Glorious Pathway, pero laban talaga siya dito. Laban talaga. I mean, if you don't have a damage burst or damage dealer na talagang legit dun sa attempts nyo, you're not gonna get a kill on the, sa kapwa tank mo. And yun yung medyo napansin natin sa draft ng Aether main. Actually, dalawa yung main damage sources lang nila. That is the Selena and the Hellcurt. Without those two, hindi sila makakuha nga naman ng burst down laban sa mga members ng Aether main. Ng Bren Esports, I mean.
alam mo, ang talino din ng Bren Esports dito kung isipin mo. They have the glorious pathway to counter or to, sabihin natin, ipigilan mga kaibigan kung ano man meron dito. Pero eto na ang Yokaba meta, mga kaibigan. Oh, dalawang Yokaba. Inikutan na lang yung Yokaba dito, pero gusto nila yung Panda. Gusto pa rin nila talaga makukuha nga nila yung kill yun. Ngayon, si Kenji medyo napasama. Nilay down na yung Glorious Pathway dito at si Kenji ay mababatumba, samantala si Payne talagang papogi lang doon sa carpet niya. Hindi na siya kinailangan doon. Oo, sabi na lang ni Payne dito, sige, ako na bahala ito mang kineto. Natma ko naman ako. Natma ko naman ah. Pero ito ah, going back to what I was saying earlier, paking Wolf, kasi kung isipin mo, Akai and Grok is hindi mo sila mapipenetrate, to be honest. Mm-hmm. Kung gusto mo kunin yung backline nila, mahirap yun. Mm-hmm. Pero, with the Glorious Pathway, you are giving the option for Bren to go in or go out of the fight. Mm. So, parang ano siya, makeshift na solution. Parang siyang more chances of winning. More chances of winning. Yan. Parang, kung hindi mo kaya lumaban, kung kunwari napalaban ka natin, hindi nyo pala kaya, pwede kayo mag-back. Pag gusto niyo mag-commit, pwede kayo mag-commit. So parang yun niya, more ways to be creative. Ngayon, napaka-crucial ito. Sino makakuha ng turtle? It's gonna be on the blue side. Bren gets it. Pero mapapatay dito si Harley. Ngayon si Haze, nasa gitna. Nakupo na lockdown ni Akai. Mapapatay si Haze. And that is a double kill. Sama na si Payne din yata dito. Napasama sila. Ooh. Tatlo ang napatay ng Aether main against Bren Esports after taking the turtle. So I think Aether main are pretty content with the results of that fight. Pero si Coco dito, wala siyang pakialam, mga kaibigan. Ribo going in. Wait, ibang karakas ni Kuya Ribot. Naipag 1v1 sa tatlo. Oh, ganun talaga, men. Sabi niya, oh, isa-isa lang ha. Oh, isa-isa lang. Oh. Pero eto, isipin mo, parang Wolf, habang kinakuha nila yun, nakuha nila yung turtle, nakuha nila second tower sa bottom lane. Oh. So if they leave the bottom lane unattended, mga kaibigan, eh, magkakaproblema tayo dyan. So parang, ano pa rin eh, panalo pa rin yung Bren. Remnants of last season, parang kahit anong mangyari, yung trade-off na nakuha ng Bren Esports, laging mas matas. Yeah. Parang ganun na ganun yung nangyayari last season eh. Pag hindi sila, pag kunwari napapatay sila, napipitasan sila, nakakuha sila ng dalawang turrets kapalit nun. And if they lose one turret, they even get a turtle or another turret. And this laging may trade-off. This is called, mga kaibigan, game IQ. Mm-hmm. Sobrang taas ng game IQ na pinapakita dito ng Bren Esports na it seems to me that Aether main thinks that they're actually in the lead. Oo. Pero hindi nila nakikita yung net worth, mga kaibigan. Pero so far, ang nananalo talaga sa mapa, who gets the most out of the map, it's always Bren Esports. Again, yung mga simpleng pag-takedown mo ng mga tier 1 turrets, lumalaki na yung mapa mo essentially. Mm. Sa kalaban, but Aether main, they want to get a tier 2 dito sa may bottom. At hindi yun masasagot ng Bren. Sabi ng Bren, hindi na natin kaya depensahan niya. Dito na lang tayo sa gitna. Quickly, dealing with this tier 1 turret. And I think magbaback sila after this time. Kaso may Glorious Pathway ito, I don't really think that Payne. Inactivate na dito. Gusto ko sila si Payne. Pero hindi nila kaya masyadong makuna. There's the silence. Finally, hindi pa rin na mag-flicker out pa. Medyo napasama si Coco. Pero meron ka din siyang flicker palayo. And si Kenji, napakababa ng HP dito. Ribo. Again, with aggressive maneuver, si EJ, medyo napasama yung pwesto. Mukhang mapapatay siya. Yun na nga, the damage from the Kagura is enough. Bren Esports getting one out of that. Inipit nyo na si Payne. Kinorner nyo na siya. Kung ano-ano na pinagbabato nyo, kayo pa nawalan ng hero. Grabe, binigayan lahat pero hindi pa rin sapat, Kuya Butters. Dapat talaga nag-iiwan ka ng onti para sa sarili. Tama ka dyan, tama ka dyan. Nandiyan ang natutunan ng Aether main ngayon. You have to learn it the hard way, mga kaibigan. Always leave something for yourself. Nahuli dito, mga kaibigan. That is very nice. Hat-trick. Masyado matagal. Masyado sila malayo. And that is the concept of reach at times. Oh, di ba na pag-usapan natin dito? It doesn't really mean that you have the better reach na always yon na magkakaroon ng kill. It will not always translate to a kill. Kasi yung reach na yon kapag sobrang layo, that means kailangan matagal din yung traverse mo para makaabot ka dun sa hero. And it's also a combination of, again, damage sources. Kanina pa natin yan, na-criticize mula sa Aether main. Yes, ang dami nila setup dahil nag-triple tanky lineup sila. Then dalawang assassins. Ang laki nung kailangan punan nung dalawang assassin na yun as far as damage goes. Pwede mong i-argue na mataas naman damage ng Grok, maybe.
Problem is, hindi siya bursty, hindi, at hindi siya scalable. At yun na, the shutdown na, napaligiran ng lima. Napakagandang pincer maneuver naman nun mula sa Bren Esports. Alam mo yung tinatawag dun, para sa boxing lang yun, Kuya Wulpe. Kailangan natin makita dito na yung lineup ng Aether main, ang daming jab, ang daming setup. Oh. Pero kapag natin sa haymaker, dun sa straight, wala na. Eh kasi ang tunay na job nasa Bren Esports, tandaan mo yan. Jabis ko din. At nahuli na dito si Akai. Napakagandang hatak. At baka kumpeta si Retore. Si EJ dito gusto kong kumontra. Kaso napakataas na damage ng Bren Esports. Hindi na time na nila ngayon yung Gronk. Pero napakataas pa rin. Now Coco is gonna be able to flicker out. At safe dito mga members ng Bren Esports unpunished. Kaya pa sabihin natin napaka-asim nila doon. Ang tunay na job mga kaibigan. Ang tunay na job nasa Bren Esports. Tandaan yan. Tandaan yan. Magbigay pugay. Magbigay pugay. Shoutout kay Masiyap. Wala ba tayong jacket yan? Malamig na ngayon eh. Parang ginigino kami dito. Eh, wag mo. Pakaramdam ko, nanonood si Bigs ngayon. Pakaramdam ko, i-relay mo na lang eh. Pakisabi na lang po. Pakibulong na lang kay Boss Jam. Bulong na lang. Bulong. Pero dominance eyes mga kaibigan, kinuha na dito ni Pain. And that means, yung damage, yung laking damage ito na Aether main, mababawasan pa. Dahil doon sa dominance eyes na yun, it gives minus attack speed to everyone. Yep. At the same time, tumataas din yung buhay ni Pain dito. That is a very good item to pick up laban sa mga attack speed dependent na assassins like the Hellcurt and itong Selena nga natin. So napakagandang item of choice like you mentioned wala dito Sky Pain, and this is the reason kung bakit si Pain ay sobrang kunat na ngayon laban sa Aether main. Pero alam mo yung Bren Esports ah, knowing their knowing parang nakita natin kung paano maglaro si Pain. Pain could be very cocky at times. Parang mayabang yung playstyle niya at times. Talagang dumadive siya. Pero, dun sa mga tournaments na nalaruan niya, sa MSC, dun sa mga ibang tournaments, parang nag-mature. Parang yung dating ngayon, captain na captain. Kung papansinin mo, hindi na siya nag-lancelot ngayon. Yung kinukuha niya mga playmakers na talaga. That's right. And another one. Bites the dust para sa Aether main. So take out LeBron. Naku po, naisa dito si Kuya LeBron. LeBron for the 3. LeBron for the 3 talaga. Ito. Lord na ang next target for Bren Esports. One big damage dealer mula si Aether main ang nawala. So, medyo confident dito ang Bren Esports into taking the Lord. Pero, discipline pa rin ang pinapairal dito ng Bren Esports. Hindi sila lang alam. Nakaramdam sila dito na may something siguro na nangyari. Coco wants to go in. Tinakatin na lang dito si Kenji. Pero mukhang target nila dito si EJ. Not dealing the damage yet, pero mas gusto na dito si Kenji. Kenji, can he run away? Mukhang hindi. Abot ba? Naku, yun na nga. Naabot ni Harley dito. Gross pathway activated. Sakasagasaan na nila dito. Members sa Aether main. Naku, si Chago na palaban. Gusto makuha si Pain, pero hindi niya nakukuha yung kill na yun. At mapapanish pa siya doon, Kuya Butters. That was the best collapse, mga kaibigan, na meron dito nagawa ng Bren Esports. Nakita mo kung saan ginamit yung Hurricane Dance? Doon sa isang tao. Si Chango lumalaban mag-isa dun sa may harapan. Si Chango yung naging frontline. And you know mga kaibigan na kapag ganun yung nangyari, eh medyo nasa alanganin na kayo. Kasi yung mga frontliner nyo nasa likod, yung backliner nyo nasa harap. Oh man. Nagkaiba-iba sila role dito. Kumbaga nawawalan na ng confidence or nawawalan na ng kumpiyansa or kalma. Etong Aether main dito. Ito yung tinatawag natin na forced errors. Meron kasi mga errors na yung kinocommit mo lang talaga dahil nagkamali kayo sa team. But forced errors, ito yung mga pag-aamali na nangyayari kasi sobrang nagugulo kayo nung mga kalaban nyo. That's what Bren Esports did. Sobrang, like, they're being aggressive, calculatedly aggressive. Tapos, dahil nga dun sa mga ganung mga factors, napapwede si Aether main na magkaroon ng split-second decisions na medyo napapasama sila. Katulad nga nung nangyari kanina, hindi sila organized doon, Kuya Butters, at dahil doon ay na-pick apart yung kanilang composition. Split-second decision-making, mga kaibigan, maganda siya at times, pero that means na pwede ka mawala dun sa same page as your teammates. That's right. So kapag gumawa ka ng isang play na sobrang hindi alam ng teammates mo, that will force them to actually adjust on the spot din. Correct. And yung adjustment na ginawa nila, hindi naging tama. And you can't really blame them kasi ginawa mo yun ng biglaan eh. That you were forced to do it, like we said. At eto na, tutulak na ang Bren Esports almost all sides of the map. With the Lord even, sa kanila side, Glorious Pathway activated dito. Pero na-stun nga lang si Pain. So hindi sila masyado makapag-capitalize doon. Will they want to dive this? Patay na yung turret sa may tier 3 turret sa may top.
They still have the Lord at nap, at taas pa rin ng HP dito. Medyo magulo, kagulo pa rin dito sa may banda kita. Hellcurt with the ultimate. Can they get Coco? Coco very low. Kaya Coco will be taken out. Si Yuji din doon sa likod. Hindi nakasyata. Pero tingnan mo naman, yung damage ni Rebound ni Yuji. Pinagpiestaan nila yung Hellcurt and Hellcurt falls. And just look at Pain. Ang tunay na bully dito sa ating laban. Boxing the other members of Aether main out. 4 versus 4 sa gitna pa rin. Tinatalo na nila ito. Pero sino ba yung natatalo? Aether pa rin. Glorious pathway na naman. At ito nakakuha sila ng isang kill. EJ, very low as well as Kenji. Pero nakakontrol nila si Yuji dito. Na very much. Grabe. Napakagandang face naman nun. And he will be safe. Enough to deal the damage. At makakuha ng additional kill. Tier 3, tier 3rd sa gitna. Si EJ na palaban na lang din. Ginamit yung lahat ng damage na meron siya para mamatay yung isang mage. Pero pawapa itong mapalit siya ng Bren Esports. And this is a total wipe. Good news for Aether main, ah. Hindi sila tinipian sa mukha ng Bren Esports. Respect. Respeto pa rin. Kumbaga, hindi naman kami kompleto. Kasi usually, pag nanalo ang Bren Esports, kompleto silang lima. Pero this time around, dalawa lang sila. Walang tipping nangyari. So, ibig sabihin, kahit pa paano, nahihirapan pa rin dito, man.